Hallelujah. Maraming salamat po sa ating lahat sa inyong pagparito para sa ating Panginoon. Ako nga pala si Ate Josie. Tabado lang po. Thank you sa lahat, lalo na sa minsan ko lang nakikita si Ate Janice. Sunod-sunod na yan sa paglabas mo. Tapos, si Ate, sino ba yun? Roxanne. Oh, Ate Roxanne. Hello po, Ate Roxanne. See you again. Si Ate, sino ba yun? Jane. Si Ate Jane. Hi, Ate Jane! Hello! Ayaw ko! Dito ko tayo sa harap. Dito ko sa harap. Kasi matangkad yung nasa harapan mo. Dito tayo sa lahat sa harapan. Ito nga pala. May bisita po tayo ngayon sa harap. Ngayon, sa araw na to. Pwede ba namin imitahan si Ate? Just only to know to them, who are you? Where are you from? Yeah. Ito pala si Ate Dindin. For short. Ano yung pangalan nito? Mary Eden. Mary Eden. Nickname ko po. Eden. Mary Edeline. First time po niya magpunta dito. First time niya mag-PO. First time niya mag-puri sa ganitong gawain. First time niya mag-abroad. So, may ibang meaning, di ba po, Pastora? Amen. Ako, tamado. Mapalad ka kapatid. Ay insan. Ay agaw sa Bisaya. Mapalad ka sa iyong napuntahan. Mapalad ka kasi hinayaan mo ang Panginoong Diyos na bitahan yung buhay mo para sa kanyang sa in the right way. Pwede ko bang tawagin si Pastora Jing? Bakit? Pati kami nagulat. Ulit, pakilala. Ilang taong na na? Saan ka ba dito? Ganun. Ayun lang dito. I-honor kasi first time din niya magkwentang, kaya i-honor lang na kasi katulad ni Ginoon, si Nora, diba? Kaya okay, honor lang natin once, pero next time wala nang ganyan. Okay? First time lang kasi, nahiya po kasi talaga siya, mahiyain siya. Kaya, ano daw? Si ano, first cousin ko po kasi siya, father ko, mother niya, magkapatid. Diba, ading ng papa ko yung mama niya. Yun. Sa Davao, sino yung taga Davao? Wala. Yun, masaya. Edeline. Wala kaming ibang tinataas dito. Hindi namin tinataas ang religion. Kundi ang Panginoong Jesus lamang ang aming tinataas. Nandito ka ngayon sa Jesus Christ. Amen.
First time mo lang maka-attend ng ganitong gawain? Yes. Christian? Yes. Dati, Katoliko ka? Katoliko ka. Sa oras na ito ay hindi accidentally ang pagpunta mo dito at itaas mo ang dalawa mong kamay bilang ang pagsuko sa ating Panginoong Jesus at tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sundan mo lang ako sa napakasimpleng panalangin. At kapag ito'y binibigkas mo, galing sa iyong puso, ito ay tatanggapin ng Panginoon. Amen. Sundan mo po, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, humihingi ako ng patawad. Sa lahat ng aking mga kasalanan, mula nung pagkabata, hanggang sa kasalukuyan, patawarin mo po ako at hugasan ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking buhay. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sa ibinigay mo sa akin, sa ibinigay mo sa regalo mo sa akin, sa regalo mo sa akin, natatanggap ko ngayon, na buhay, na walang hanggan. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Ako na lang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa buhay ni Sister Edeline. Salamat, Lord, na hindi accidentally ang pagpunta niya dito, kundi Lord, ikaw ang nanguna sa kanya. At dalayin ko, Lord, na pagpalain mo siya sa pagtatrabaho niya dito sa Hong Kong. Ingatan, gabayan mo siya, Lord. At dalayin ko, Lord, na ang kanyang amo at sa kanya ay magkaroon ng magandang komunikasyon sa bawat isa. At dalayin ko, Lord, na ikaw ay tinanggap niya sa araw na ito. Ipapakita mo sa kanya, Lord, na ikaw na Diyos na tinanggap niya buhay at totoo. Salamat, Lord. Padaluin mo sa kanya ang pagpapala. I-bless mo siya, maging ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga kamay, Lord. I-bless mo siya na habang siya nagtatrabaho, hindi siya makakasira, makakabasag sa gamit ng kanyang mga amo, kundi, Lord, matutuwa ang amo niya sa kanyang trabaho. Sabagat, Lord, sa oras na ito, tinanggap ka niya, nagniningning yung glory mo sa kanya. Yes. Thank you, Lord Jesus. Hayaan mo na si Sister Edeline, Panginoon, ay maparangalan ka sa araw-araw na pamumuhay. Sa iyo lamang lahat ng kapurihan, kadakilaan, magpakailanman, sa natatangin ng pangalan, Jesus. Amen! 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 Ito lang, tayo pa muna. Tayo pa muna. Wala pa. Pwede pa nating i-welcome ang ating bagong kapatid. Hallelujah! Sugo ng Panginoon upang ihayag ang mga salita ng Panginoon at hayaan nating buksan ang ating puso, ang ating pandinig para sa kanyang mga salita.
At mga kapatid, kung pwede, turn off our cell phone. Para sa kanyang santa, yeah. Sa Panginoon. To God be the glory. Oh, hindi pa. Sorry. Oh, isa. Ay, ano pala? Ang bawadali lang. Tinatawagan po natin ang ating magtuturo sa oras na to. Siya ay ang sugo ng Panginoon, itinatawa ko ngayon na siya mahinhin. Pero makaiba yung kaliningan niya. She is a unique person. Unique ka. Example, yung boses niya. Example lang to. Yung boses niya, malumanay. Malumanay siya magsalita sa mga kasama or ano. Pero pahawakan mo siya ng microphone, kakaiba yung boses niya. As in, hallelujah. As in, pero yun ang maganda kasi she is a unique person. Unique person. Siya ang pinili ng Panginoon para mag-preach ngayon kasi may kakaibang ituturo ang Panginoon sa bawat isa. Amen. Although she is a pain, she is stress. Lord, sa'yo lamang kami umaasa sa iyong salita. Kaya tinatawag namin si Pastora Gemma Pancho. Kasi nasanay ako sa pangalan lang. Tapos, para ihayag ang kanyang salita. Sorry po. Pasensya na po. Ate ko po ang ating matagalan ko. Sorry ha. Glory to Jesus. Napakasaya naman ng atin pong taga-welcome sa araw na ito. So, uulitin. Amen. Okay, tapit naman po yung katabi. Baka tulog na po. Okay. Wag. Okay, shake. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Sa araw na ito, maraming salamat po sa inyong pagpunta. Can you say hallelujah? Hallelujah. Hallelujah. Bakit wala po kayong sibrina? Hallelujah. Sa pa, hallelujah! Hallelujah! Can we say we are blessed? We are blessed! I am highly favored! I am anointed! I am a child of God! Marami akong pera! Wala ba? Ulit! Marami akong pera! Can we give a clap offering to the Lord? Amen. Ang pera po paparating. Amen. Just command it. Yes. Amen. In Jesus' name. May wallet po ba kayo? Marami po bang laman? Tingnan nyo ngayon, meron na. Amen. Okay, can we just bow down for a while and let's pray? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hamang banal, Diyos na makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, O God, sa kakayanan, O God, na sa chance, O Lord, na makatayo muli. Magbahagi, O God, ng iyong mga salita sa oras na ito, sa harapan ng iyong mga anak. Lord, dalangin ko, Panginoon, I humble myself unto you.
Higit sa lahat, Lord, dalangin ko na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Lord, once again, I humble myself unto you. Ano man, Lord God, yung karumihan, Lord God, na nagawa ko sa iyong harapan. Lord, sa iyong mga mata. Patawarin mo po ako at Lord, bigyan mo liogan ng pag-asa. Sa oras na ito, O God, tinataas ko lahat ng gagawin mo. Tinataas ko, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord. Not by me, O God, whom they will see, but you only, Lord. Your Spirit, Lord God, we speak unto us, Lord. Lord, wala po kaming kakayanan. Wala po kaming ibang hangad, Lord God, sa oras na ito, kundi i-open mo, Lord God, yung aming pangunawa. Lord, i-open mo, Panginoon, yung aming mga puso. Buksan mo, Lord God, ang aming mga pandinig spiritually, O God. At hindi lang, Lord God, yung mga salita mo, Lord God, na every Sunday namin napapakinggan ay mapakinggan lang at lalabas, Lord God, muli sa kabila naming tenga. Kundi, Lord, magsilbi, Panginoon, na mga binhi, O God, natutubo, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Lord God. At lahat ng ito, Lord God, ay panghahawakan namin hanggang, Lord God, sa iyong pagdating. Lord, I humble myself unto you. Wala po akong kakayanan. Dumadalangin ako, Lord God, ng anointing. Lord, dumadalangin ako, Panginoon, ng fresh revelation. Maging, Lord God, sa mga tao mo, Lord God, sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Let your Holy Spirit be magnified. Let your Holy Spirit, O God, be displayed in our midst. Ikaw lamang, Panginoon, ang maparangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang maihayag, Lord God, sa aming mga buhay. Sa mga kapatiran, O God, na wala pa dito, open their hearts, O God, open their way, Panginoon. Maalala ka nila sa oras na ito. And sinabi mo sa iyong mga salita, this is the day that you had made and we will rejoice and be glad in it. Maalala namin, Panginoon, Lord God, that this is our Sabbath. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon. Wala kaming ibang hahangarin, Lord God, kundi ang purihin ka. As we seek ye, O God, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Malaya ka, O God, na gumalaw at ang iyong presensya, O God, we welcome in this place in Jesus' name. In the mighty name of the Father and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Meron po ba tayong mga Biblia? Amen. Pwede ba natin itas yung ating pong mga Bible? Yung ating pong mga armor. Okay, madali lamang po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito po ay patungkol sa encouragement. Ang aking pong ibabahagi ay pinamagatang encourage yourself in the Lord. Sino po yung pumunta dito sa church ngayon, sa araw na ito, sa umagang ito na walang problema? Taas kamay, bibigyan ko ng 5. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay may mga daladalang problema, may mga daladalang pasanin. Ang iba may nararamdaman, siguro. At marami pa pong mga gawa ng kaaway. Ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Samuel 30, verse 1 to 8. Ate pa. First Samuel, unang book po ng Samuel, chapter 30. Nahanap na po ba natin? Amen. Amen. Okay. Okay, makisabayan po ninyo ako sa pagbabasa. Simulan po natin sa verse 1. First Samuel 30 verse 1 says, "Now it happened when David and his men came to Siklag, on the third day that the Amalekites had invaded the south,
and Siglag. They attacked Siglag and burned it with fire. Verse 2. And had taken captive the woman and those who were there from small to great. They did not kill anyone but carried them away and went their way. Verse 3. So David and his men came to the city, and there it was, burned with fire, and their wives, their son, and their daughters had been taken captive. Verse 4. Then David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. Verse 5. And David's two wives, Ahinoam and Jezreelites, the Jezreelites, and Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite, had been taken captive. Verse 6. Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Verse 7. Then David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Verse 8. So David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all. Amen. So, umpisan po natin talakayin kung ano ba ang book ng Samuel. Okay? Ang Book of Samuel po ay Book of Samuel 1 to, di ba, dalawang book po yung Samuel? First and Second Samuel, di po ba? I-check nyo nga po yung mga Bible kung dalawang nga rin. Amen. First and Second Samuel. So, sa madaling salita po, ang Book of Samuel ay may tatlo siyang points or bahagi. Ito po ay yung parts na ito po is yung una yung parang history ni Samuel, ni Prophet Samuel, kung saan ang mother po ni Samuel ay isang baog na si Hannah. Then Hannah is very faithful with the Lord. And ayun, nagpray siya sa Lord, umasam siya, nagdalangin siya sa Lord na sana bigyan siya ng isang anak. Ng anak, I mean. So, sa madaling salita, siya po ay nagbuntis. Ito po ay si Samuel. And then, for the end part po ng book, or second part ng book po is yung dito natin nakita si Samuel nung paano siya ipinanganak muna. Diba? Barren si Hannah, tapos ipinanganak si Samuel. Tapos kung maalala nyo yung, kung babasahin po natin yung buong istorya ng Samuel, yung tinawag si Samuel, bata pa siya ng Lord, na ang akala niya si Eli po yung nagtatawag sa kanya. Then sumagot siya ng tatlong beses yata yon na Lord, Father, nandito ako, sabi niya. Pero sabi ng kanyang ama na hindi naman kita tinatawag, bakit ka bumangon sa kanyang kahigaan? Yun po, mabasa natin yon. And then, hanggang sa kinausap siya ng Lord, si Samuel ay lumakin at siya nga po ay naging propeta. And then the other side po ng story is all about Saul. Sino po nakakilala kay Saul? King Saul. Batay po sa history ng Israel, si Saul, after ni, nung naging prophet na po si Samuel, and then, yung mga tao, yung mga Israel, nag-demand sila ng king. Marami pong istorya doon, naglaban-laban sila, and then, marami yung nangyari, and then, nag-ano yung mga Israel na, kung minsan kasi natatalo sila sa laban, meron din yung time na panalo sila. Pero may time talaga na hindi na sila nakontento sa leader nila. Kaya nag-ask sila, nag-demand sila kay Samuel, sa Lord, na bigyan sila ng king. Kaya po, dito, nagkaroon na, or dito nagsimula yung ano ni Saul, ni King Saul. So, yung mga Israelite, nag-demand sila ng king, at si Saul po ang ibinigay ng Lord sa kanila. Pero, si Saul po ba ay naging mabuting hari sa tingin po ninyo? Sila po nakakilala kay King Saul?
Amen. Amen. Si King Saul po ay napaka guwapo. Amen. Gaya ng mga asawa ninyo. Amen po ba? Si King Saul ay napakatangkad. Amen po ba? Gaya din ng mga asawa ninyo. Aha. Lahat ng katangian ni Saul na i-desire siguro ng isang babae ay nasa kanya. So, si Saul din, King Saul din ay lahat din ng karakteristik ng isang leader o isang king ay nasa kanya. Ngunit, meron po siyang ginawa na hindi nakalugod sa Lord. Diba? Okay. Dito na nag-start yung mga istorya ng Samuel na kung nabasa natin, dito na nag-start yung si King Saul noon. Inanoint na siya bilang hari. And then, kung ma-review, ma-recall natin, paano ba nagkaroon ng David? Paano ba nagkaroon ng isang David? Wala pong nakakilala kay David? Sino po ba si David? Hallelujah. David is described in the Hebrew Bible as king of the United Monarchy of Israel and Jordan. In the book of Samuel, David is a young shepherd. Di po ba? Young shepherd. Siya po ay nag-aalaga ng? Ugsa? Ng? Tupa. At naging famous din siya nung siya po ay maging isang musician. Paano po ba siya naging musician? Noong? Any guess? Amen. Amen. Palakpak po sa Lord. Amen. Hallelujah. Can we clap our hands for the living God? Ayan, mag-istorya po muna tayo. Si David, di ba? Bata pa lang nun. Shepherd siya. Di ba? Pinatay niya si? Sino pong pinatay ni David? Ni Goliath. Pero she was still a very young boy. Dito po siya nagsimula naging famous dahil pinatay niya ang king ng mga champion ng mga Palestino. Second thing is, naging musician siya. Musician siya. Mabasa po natin sa 1 Samuel 16 to 14. Diba? Kasi noon, diba, na para siya, si King Saul, paano ba yun? Parang nag-depart yung ano ng Lord sa kanya? Na spirit ng Lord. Dun nga, dahil nga dun sa mga pinagagawa niya na hindi nakalulugod sa Lord. And in that thing, natuturete siya. Diba? And para maging kalma yung kanyang pakiramdam, kailangan siya ng isang manulugtog. Ito po ay si? David. And here it was, David comes. Sa book din po ng Saul, ng Samuel, mababasa natin lahat doon kung gusto niyo pong basahin. Napakaganda po ng mga istorya simula nung nagbuntis si Hanan, simula nung nag-reign si Saul, kung 'di ba? Kung paano nag-reign si David, kung paano siya naging hari, paano rin namatay si Saul. Marami po tayong malalaman sa book ng Samuel. Okay. Bakit po ba, 'di ba? Sino po bang pumalit kay Saul na hari? Si? David. Si David. Bakit siya pinalitan? Dahil po, siya ay nag-dishonest. Lack of integrity po. Kaya nag-raise ng isang king, which is, pinalit kay Saul si David. Pero sa banda po ng istorya na yan, di ba, kung maalala nyo na, ilan ba yung pinatay ni Saul? Marami? Mga lima? Mabasa natin dito sa isang verse pa. Sabi doon na Saul killed 1,000, but David killed 10,000. Ayun po. Kaya sa mata po ng mga taga-Israel, parang nagkaroon ng jealousy si Saul dahil nga sa naging mas famous na si David sa kanilang mga mata. Sa kanila ay mas magaling na talaga si David. Ano pong ginawa ni Saul? Alam ko po na alam yung ginawa ni Saul kay David. Pinapatay. Pinapatay.
Ayun po, dahil po sa grabe na galit ni Saul kay David. Talagang nag-ano siya ng mga armies na parang siguro for this time is parang shoot to kill siguro. Warrant of arrest. Pero ano po ang ginawa ni David? Siyempre, kung ikaw ba naman ay nagtago po siya. Saan po siya nagtago? Sa kuweba ba? Hindi. Nagtago po si David sa Tongchong. Hallelujah, glory to God. Nagtago po si David sa malayong lugar, sa Bulubundukin. Diba, kung ilagay niyo yung sarili niyo sa katayuan ni David, na siguro ang ministry ng, kung ang buong Hong Kong ay hinahabol ka nang dahil sa yung mga ginawa, anong gagawin mo? Just trust the Lord. Stress the Lord. Magtatago ka rin sa Pilipinas siguro. Pero hindi pinapapasok kayo ng mga OFW sa Pilipinas. Kasi yung pinsan ko bumalik. Side track. Actually, nung Friday, uuwi sana siya. Hindi siya bumalik siya ng bahay ng amo kasi na-cancel yung kanyang flight. Hindi raw, pinapapasok yung mga OFW muna sa Pinas. For span of time lang naman. Hope hindi magtagal. Okay po, balik po tayo sa ating topic. Okay, may tatlong points lamang po ako dito na gustong ibahagi sa inyo sa oras na ito, sa umagang ito. 3 points to encourage yourself in the Lord. Ayun, natakal natin yung life ni David. Ate, one muna. 3 points to encourage yourself in the Lord. Sino po ba dito magaling mag-encourage sa kanyang sarili? Taas kamay. Sino po ba dito ang magaling mag-encourage sa kanyang sarili? Amen. 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 How deep is your love? Amen. 3 points to encourage yourself in the Lord. Nabasa natin kanina yung all about sa 1 Samuel 31:8, di po ba? Okay, balik tayo ulit. Ito po yung istorya na kung saan ay, di ba, nung mga panahon po ni David ay, di ba, kinalaban ni David si Goliath, which is Goliath is the champion of the Philistine. Amen po ba? Pero nang lumaon ang istorya, si David po ay naki-merge sa group or sa army ng mga Philistine. Diba, kung dati kalaban niya ang mga Palestino, nakimerge siya. Kasi nga, nung sa time na yon, lahat ng army ni Saul ay against na sa kanya. So, kung against na sa'yo yung dati mong kakampi, kanino ka pa kakampi? Ulit. Sa kalaban na, diba? Maari sigurong ganon yung sitwasyon ni David. So, from that time, mabasa po natin sa 1 Samuel 30, sabi dun na, "Now it happened when David and his men came to Siklag." Actually po, yung Siklag dito is yung lugar na kung saan ibinigay ng hari ng Palestine, ng mga Palestino, na si King Achish. Achish. A-C-H-I-S-H. Upang maging residente po ni David. Ito po yung Siklag. Pero isang araw po ay, "It happened when David and his men came to Siklag on the third day that the Amalekite had invaded the south and Siklag." Inatake po nila ang Siklag. For example, taga saan po ba kayo? Oh, for example, sa akin, taga Tongchong ako. Inatake nila ang buong Tongchong. Amen. Sinunog nila. They burn it at taken captive women and those who were there from small to great. They did not kill anyone, but sa verse 2 po ito, "They did not kill anyone but carried them away and went their way." So sa istorya po ni David,
sinunog nila lahat ng bagay. Pero pinagdadala nila yung kanilang mga asawa, mga anak. Siguro yung pwede na nilang dalhin. Wala po silang tinira. Amen po ba? Amen. So, yung mga Amalekites po, ito po yung mga enemies ng Israel. Sila po yung umatake sa Siklag. Okay. Number one po tayo sa points to encourage yourself in the Lord. Ate Els pa. Okay, number one po is speak to yourself. Speak to yourself. Diba? Sino dito yung punong-puno ng courage na pumunta ng church sa oras na ito? Ay, sa araw na ito? I honestly, told myself na sa oras na ito, hindi ako yung 100% na punong-puno ng courage. Pumunta ako, naghahanap ng marami pang courage. Pero, nangusap ang Lord sa akin na, ang dami kong sinulat sa na outline for this week, pero parang yung wala sa puso mo yung ibibigay mo na mensahe ay parang wala itong way na magiging okay. So, the Lord speak to me with this week. Sabi niya, Lord, sabi ko, encourage me, O Lord, sabi ko, and this is the things, hindi lang siguro sa akin, maging kayo din. Although I know na all of us, we need all encouragement. At ito po yung binigay sa ng Lord sa akin. Number one point po is speak to yourself. Speak to yourself. Sino po dito ang nag-i-speak sa kanyang sarili? Mabalin nga iba gayo nga. Mabalin ka dimit ka siya. Pagbala ka ka rin. Ta, kasarsarita mit iba game. Ano daw? Sabi ko, pwede ba naman ganun? Magsalita ka sa sarili mo, kausapin mo yung sarili mo, di ba? Para ka naman baliw. No, no. Kaya na, guy is like that when he play, he is talking to himself. And then bravo! Yeah, he's talking to himself. And then when I ask, what's that, Karen? No, auntie, I'm just talking to myself. Amen. Oh, see? Yeah, Ate Jane, this is a thing that God reminds you, you even must talk to yourself. Yeah, sometimes amen. I talk to myself. Amen. Why should I like this? So normal po na buhay, di ba? Parang iisipin ng iba na, para baliw ka ba? Para you can really talk to yourself? Uy, Gemma. Agawid ka ti alas 8 at ako. Grabe eh. Takasta-kasta. Okay. Sabi ko nung nabasa ko po ito, talk to yourself. Lord, paano ko ba kausapin yung sarili ko? Talk to yourself. Diba, when something went wrong in our life, we open talk to anybody. Sino po yun? Ako lang ba yun? When something went to wrong in our life, we open talk to anybody. Sa panahon ng crisis, di ba? Pag wala tayong pera, sino bang kinakausap natin? Uy, Prime! Ano naman dyan? Uy, friend! I talk to my friend, Panyaw. Uy, Bombay! Baka pwedeng makabali naman dyan. My rich friend! May beshi. Yes. Pwede bang makahiram muna dyan? Yes, diba? We often do these things. Kapag po tayo ay may sakit, ano pong ginagawa natin? We open talk to whom? To? Wala kang ginakausap pag may sakit kayo? Amen. Tinakausap din natin si Lord. Pero karamihan sa atin, tinakausap natin yung ating mga pamilya. Pilipinas. Alam mo ba na may sakit ako? Gasta kay pa yung gasta dita. Kita niyo lang saksakita kita abroad. 'Di ba? Minsan ganun tayo. Or minsan nung hindi pa tayo masyado nakakilala, ang una nating pupuntahan pag may sakit tayo ay uy, amlingan ka no. Nabati daw eh. Pupunta tayo dun sa ano? Saan? Albularyo. Amen. Hallelujah. Niyapin nga tag agadilmit ato ima ko nita man dyan palmis. Sinasabi natin na sinasabi nila na pag Makati daw marami daw pera.
Amen. Pero, paano naman po ang ginagawa natin kapag tayo po ay may family problem? Ay, kiti Facebook ko ah! Diba, ano pong ginagawa natin? Minsan, mas maigi na lang na i-Facebook natin. Diba, at least sa Facebook, maraming magbibigay sa'yo ng advice. Maraming magbabash sa'yo. Diba? Sa social media or anything na social factor or something na sa tingin natin ay maigi. Pero, balik po tayo sa istorya ni David. Diba? Si David po ay inaladan ang aming asawa na, dua asawa na garo ni David Eden. Diba? Dalawa na yung kanyang asawa. Kinuha nila ang asawa ni David, lahat ng kanyang mga ari-arian. And then here it comes na, wala na talagang si David again sa kanya ang mga tag dito, lahat ng kanyang armies. Dahil nga sa nagkaroon ng dahil nga sa ginawa ng mga Amalekites. Sinisi nila si David na kung sana hindi dahil sa'yo hindi ginawa ng mga Amalekites ito sa amin, sabi ng mga taga-Siklag. Pero ano pong ginawa ni David? David speak to himself. Maalala po ninyo si Job? Diba may mga kaibigan din siya? Nung nagkasakit na siya, he inquired to his friend. Ano pong sabi ng kanyang mga friend? Kasi sinisi siya dahil ikaw kasi ang may kasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan dahil kaya ka pinarusahan ng Lord. Pero si David po dito mabasa natin sa verse 6 po, sabi doon ay, "Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his son and his daughter." Siyempre, di ba? Kung for example, i-example natin itong buong church natin. For example, ako si David. And then kayo, yung mga pamilya nyo, pinagkukuha, mga ari-arian nyo, pinagkukuha. Ang dahil sa akin, ano pong gagawin nyo kaya sa akin? Marahil gawin nyo din yung gagawin ng mga tao sana kay David. Which is, gusto nila siyang patayin. But then, David speak to himself. Minsan, kadalasan nga, dun sa pag-i-speak natin sa iba, not speaking to ourselves, nagkakaroon ng imbes na ma-resolve yung ating mga problema ay mas lalo pa itong lumalala. Dahil we speak to wrong, okay lang naman mag-speak or kumausap sa isang tao, but we have to make sure na yung i-speak natin kung kanino tayo magsasalita ay sana makakatulong. Hindi yung mapapalala yung ating mga problema. So, yun po si David, ginawa po niya na nag-speak siya sa kanyang self, in-encourage niya yung kanyang self, and then David talk to himself, encourage himself, and learn to use the word of God to encourage yourself. Diba? Instead na, kung minsan kasi nire-remind natin yung ating sarili na yung ano ba yung mga past mistake natin, yung ano ba yung mga ginawa natin dati, but then, why not instead reminding ourselves of the past is remind ourselves who was the God whom we are serving. Amen po ba? Amen. Speak life to yourself. No, da sakit mo, pag may sakit ka, di ba? Ay, tawagan man ni Reb. Tawagan mo nga si Reb at ipag-pray ako. Tawagan mo nga si Pastora Jing at ipag-pray ako. Yes, well and good. Kasano garod gay no, awan ni Reb? Paano ba kung wala si Reb? Kung halimbawa, nag-tour si Reb sa Canada. O, di ba? Pag wala ng COVID. Paano pag si Ate Jing ay busy sa kanyang, ano, pag umuwi siya ng Pilipinas at busy sa kanyang asawa? Hindi siya. Hindi siya matawagan sa oras na may sakit ka. Anong gagawin mo? Nan? Speak life to yourself. Stop declaring negative thoughts. Stop speaking suicidal. May sakit ka. Ay, when matayak summit 10. Hallelujah. Pag may sakit ka, ay oo, mamamatay naman na yata ako. No! Speak!
life to yourself. Stop speaking suicidal. Stop speaking defeat. Amen. Be a winner, not a loser. Diba? Amen. Encourage yourself with God's promises in you. Ano po bang mga salita ng Lord sa'yo? Lapit na po tayong matapos. Amen. No weapon forms against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of God. And their righteousness is from me, says the Lord. Ano pa ba? The Lord will make you the head. Amen. Not the tail. Kaya mo ka dito, ipos lang. Gusto mo ba yung tail lang? Gusto mo bang ikaw ay tail? No, you're not a tail. You must be the head. Amen. Amen. Hallelujah. Philippians 4:13. Ano pong sabi doon? Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthen me. Glory to God. Sabi din doon sa Psalms 37 verse 4, I delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And then Psalms 73 verse 26, ano po yung sabi doon? My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Nanghihina yung ating physical na katawan, pero yung espiritu natin, palakasin natin by the word of God. Sabi din ng Lord, that I will establish my covenant with you. Then you shall know that I am the Lord. Kung ang Hong Kong nag-establish ng mga patakaran na bawal umuwi, ang mga OFW, we can also establish. Ang covenant ng Lord ay, mga promises ng Lord ay, totoo at powerful at mangyayari. Basta, meron po tayong pananampalataya. Amen. Move po tayo sa, marami pa pong dapat tayong aralin or i-review sa lahat ng promises ng Lord. Amen. Move po tayo sa number 2. Put on your priestly garment. Ano po bang ibig sabihin ng priestly garment? Mabasa na po natin itong sa verse 7 po dito. Sabi po ni David dito ay, then David said to Abiathar the priest, Abimelech's son, please bring the ephod here to me, and Abiathar brought the ephod to David. Number 2 point po dito, put on your priestly garment. Pag nagsasayaw po kayo ng tamburin, ano po bang karaniwan na dapat yung isuot? Two-piece ba? Skirt, long dress? Skirt. Or tuxedo? Long pants. Pwede rin siguro. Pero napaka formal ng tuxedo, magsayaw ka ng ng tamburin. Okay, move po tayo. Put on your priestly garment. Sabi po doon, di ba, sabi ni David doon na sa verse 7 po makita natin. Then David said to Abiathar the priest, please bring the ephod here to me. And Abiathar brought the ephod to David. Ang ephod po na tinatawag, E-P-H-O-D, ephod. Ephod ba? Ephod. Ito po yung priestly garment. It was called, nawala yung aking picture. In the ancient Israel, a sleeveless garment worn by the Jewish priest. A priestly garment signifies and symbolizes that the high priest represents the people before God when the priest do his duty. Wala po kasi akong naiwan ko yung aking yung picture. Ito po yung priestly garment. Siguro, numakit kita yung DJ priest. Jay, susuot lang ay. Abito? Ayun, abito daw, sabi ni ate ni Pastor Alarms. Yun siya is yung wala siyang sleeve, which is yung ganun lang siguro, tapos diretso. Yun, pwede nyo pong search sa Google, yung picture po ng ipad. So sabi po ni David, itid mo kanyak ajay, ipad, tay suot ko. Sa panahon na yan, hindi pa priest si
Hindi pa priest si David. Priest na po ba siya? Pero ang ipad po dito, ang isisimbolize po nito ay yung symbolize the high priest, represent the people before God. Kasi nung unang mga panahon, mga kapatid, hindi basta-basta lamang na kung gusto mong magsuot ng ganong garments ay isusuot mo lang. Hindi gaya kumpara ngayon na kung gusto mong mag-costume ng pare, gusto mong mag-costume ng ano bang gusto mong i-costume? Jollibee mascot? Pwede mo lang basta-basta isuot. Nung panahon po nila David with the ancient time, napakasagrado po ng pagsuot ng isang tao ng pinatawag na ipod, which is a holy, a very a priestly garment. Pero sa panahon na yan, si David sabi niya sa priest na, ibigay mo sa akin ang ipad at ako, ito'y isusuot ko. Ano po bang mangyayari kung isusuot ni David ang ipad at hindi? Ano po sa tingin nyo? Magiging priest kaya siya sa oras na yan? Yes, amen? No, amen. Kaya po ginawa ni David ito ay to represent, you may not be a priest but you carry a priestly anointing. Priestly anointing, ito po yung tinatawag na refer to as royal anointing or symbolic act whereby a person is installed into a royal office. Kaya pala, pag nagsuot sila ng ganon, they have to, not really they have, but they represent na sila po ay makikipag, for example, ikaw, pupunta ka sa isang place. For example, kasalan. Ang motif ay, ang dress code ay, purple or what? Purple daw. Sabi niya. Gaya din po nung pagsuot ni David yon. Siya ay pupunta sa isang royal, makikipag-ugnayan sa Lord. Hindi man priest si David, pero sa pagsuot po niya ng ipad na yon, nagsisimbolize ito ng priestly anointing. Ano po bang anointing ng isang priest noong mga panahon nila David? Sila yung pwede lang makipag-usap sa Lord. Amen. Gayun din po sa oras na ito. Put on your priestly garment. Ate Lynn, put on your priestly garment. Which is, pag sinabi po natin priestly garment, isuot mo yung priestly garment, which means, hindi ka man priest, hindi ka man pastor. Yung priestly anointing ay nasa sayo. Amen po ba? Nasa sa atin. Kagaya po ni Aaron noon, mabasa po natin, kung pag-aralan po natin ang Bible, di ba? Inanoint siya ng Lord, hindi lang basta-basta yung pag-anoint ng Lord kay Aaron, kundi itinalaga siya ng Panginoon na mag-represent sa kanyang mga tao. Amen po ba? Okay, move po tayo sa number 3. Number 3 po is pray. Last na po tayo. Verse 8 po ang pray, which is, so David inquired to the Lord, saying, shall I pursue the troop? Shall I overtake them? And he answered, sabi po ng Lord, Lord, ipupursu ko po ba? Itutuloy ko po ba, Lord, yung pag-atake o hindi? Diba? Nakasuot na sa kanya yung ipad. And then, nag-inquire na siya sa Lord, kinausap niya ang Lord with authority. At tinanong niya ang Lord, Lord, ipupurso ko ba? Tutuloy ko ba, Lord God, yung pag-atake? Siyempre, inatake noon yung Siklag, di ba? Siyempre, inatake yung Siklag, lalaban din sila, pabalik. So, nag-inquire si David na, Lord, ipupurso ko po ba yung pag-atake muli o hindi? Ano pong sabi ng Lord doon? Verse 8, sabi niya, pursue, for you shall surely overtake them and without fail, you recover all. When we pray, believe and receive. Di po ba? Wala pong kabuluhan yung ating mga prayer kahit gaano kahaba. If we do not have faith, if we do not believe that God will do a miracle. And then,
we have to get ready to recover all the devil that was taken away from us. Kagaya po ng at maraming tinik ang 'di ba? Ikumpara po natin yung pag-atake ng mga Amalekites doon sa Siklag. Kinuha nila lahat, mga ari-arian, mga asawa ni David, mga children ng kanyang mga troop. Ganun din po sa ating pag-compare sa ating buhay. Marahil ang i-compare natin yung ating buhay na yung umatake sa atin ay mga Amalekites. May umatake din po sa atin. Critically na ang devil, the only one who attack us. Ano po bang kinuha ng mga kaaway sa atin? Maaring kinuha yung kayamanan mo. Maaring kinuha yung mabuting relasyon mo sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Marami pa pong mga bagay na ninakaw. Pero lahat ng yun ay ibabalik po ng Lord. Amen. Diba? Asawa, ibabalik yun ng Lord. Kayamanan, ibabalik Lord, Amen. Ng Lord. Nawala ko ang 1 month salary ko nang sa wala lang. Walang kabuluhan. I believe and pray na ibabalik ng Lord yun. Amen. Amen. Ganun din po sa inyo. Amen. Yung bang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi wala sa isip natin na nawala, nananakaw, I mean. Pero ibabalik ng Lord lahat ng ito. Amen. Great is thy faithfulness. Ayun. Pagbasahin po natin yung lahat ng istorya ng Samuel 30, mabasa natin yun. Yung inatake sila, nabalik lahat ng mga bagay-bagay. Tapos, ano pa? Diba dun sa istorya, napakaganda po ng istorya kung babasahin ninyo. Diba yung may isang Egyptian na iniwan nung mga Amalekites sa isang bundok. Nung matapos na yung mga istorya, iniwan siya dahil sa siya ay nagkakasakit na. Yun ay kalaban ni David. Mga Amalekites yun. Sabi, natagpuan nila David sa disyerto. Sabi niya, sino ka? Bakit ka nandito? At bakit ka iniwan? So, ang ginawa ng tropa ni David ay pinakain nila yung Egyptian. Pinainom. And here it comes na siguro hindi alam na Egyptian na si David ay si David yon yung tumulong sa kanya. And sabi niya doon na iniwan po ako ng aking master dahil I am already disabled, may sakit na siya, which means hindi na siya makikipag, wala na siyang kakayanan na maging soldier ng mga Amalekites. Wala na siyang pakinabang, so iniwan po siya ng mga katropa niya na Amalekites. Yung mga Amalekites, yung mga umatake sa Siklag. And here it comes, natagpuan siya nila David. At anong ginawa? Pinakain siya, pinainom, nang lumakas, sinabi sa kanya na, anong ginawa niyo? Tapos yun, ikinunto po ng Egyptian na, ganito ang ginawa namin, inatak namin yung Siklag, ganito, kinuha namin. Tapos sabi ni David sa kanya na, maari mo bang ituro kung saan banda sila pumaroon? So, syempre, lumakas na po yung Egyptian. Sabi niya, sasabihin ko, ituturo ko sa inyo in one condition. Never sue me to my master nor kill me. Huwag nyo lang akong patayin or huwag nyo akong isubmit sa aking master at tutulungan ko kayo. Amen. Which is, makita natin dito yung pabor ng Lord kay David ay sagad-sagad. Ganun din po sa atin. Ang Lord ituturo, bibigyan tayo ng mga tao, di ba? When we are, kung wala tayong tamang pag-iisip, I mean, naguguluhan tayo, we just need to talk to ourselves, put on the priestly garment and pray. At sa bandang huli ay, hindi tayo iiwan ng Lord at bibigyan niya tayo ng mga, tignan nyo yan, kalaban niya pa dati, pero binaligtad ng Lord yung sitwasyon. Yung kalaban dati ni David na Amalekites, siya pa yung nagturo ng daan para makubkob ni David yung kuta ng kanyang dating mga kaaway. Ganun din po sa ating normal na buhay. Maaari yung mga tao sa paligid natin, ibibigay pala ng Lord yun upang makuha natin muli yung mga ninakaw ng kaaway.
Amen. Maybe in a term of a friend, in a term of family, or any way na ibibigay ng Lord. Diba, i-guide ka talaga ng Lord. For example, hindi mo alam ang pupuntahan mo sa isang lugar. Tapos may angel na lang doon na nakilala ka na hindi mo naman inaasahan. Yung parang ganun din ang gagawin ng Lord sa ating mga buhay. Amen. Pwede na po tayong tumayo. Amen. Glory to God. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Lord, glory to you alone, O God. Sa oras na ito, mga kapatid, what if we can just do things na talk to ourselves as we believe that we already put the priestly garment. Pray to God, commune to God. Sabihin mo yung totoong pakikipag-usap sa Lord, hindi lang yung nakikipag-usap tayo ng may masabi lamang. But Lord, the Lord will bless us. The Lord will satisfy our need. Magkaroon lang tayo ng faith sa Kanya. Amen. Thank you, Jesus. Lahat ng ating mga hinihiling ibibigay ng Lord. Huwag po kayo mag-aalala. God can never be late. God can never be, will not say no. God has always a purpose. Glory to God. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po, Ama, sa oras na ito. Patuloy nga, Lord, na kami nagkakaisa, kami nananalangin, O God, na anuman, Lord God, yung mga pinagdadaanan namin sa buhay. Lord, kasama ka namin, O God. We must be encouraging ourselves. Salamat sa mga tao, Lord God, na ibinigay mo na mag-encourage sa amin sa takbuhin ng buhay. At Lord, sa oras na ito, itinuro mo, Lord God, na mawala man yung mga tao inaasahan namin, we still can be encouraging ourselves. Lord, we can still have the authority, the power, O God, to encourage our own self by your word, by your promises, O Lord. God, sinabi mo sa iyong mga salita, O God. Ano man, Lord God, yung mga ninakaw ng kaaway, health man yan, possession, fame. Ibabalik mo ito, Lord God. Lord, kung paano mo ibinalik, Lord God, lahat ng mga possession ni David. Ni King David, Panginoon. Ganun din ang gagawin mo sa amin. David has been helpless. David has been discouraged. But Lord, by your word, O God, tumayo siya muli. Lord, ganun din ang gagawin mo sa amin. Lord, kami man ay lugmok, O God, sa mga problema. Pagod man, Lord God, ang aming katawang panlupa, Panginoon. But Lord, you will restore us. You will restore us, Lord, like an eagle, Lord Jesus. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Hallelujah, Jesus. Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon. God, pagod na kami, Lord God, sa COVID na ito, O God. He will say, O Lord, that you will heal your land, O God. Hallelujah, Jesus. God, hindi kami makauwi, Panginoon, sa aming bansa, O God. Lahat ng bagay, Lord God, ay apektado. Higit na apektado, Panginoon, yung aming pananampalataya, O God. But Lord, once again, O God, we humble ourselves unto you. Lord, we start the battle, O God, with our knees, O God. Lord, kami dumadalangin, O God. Heal your land, O God. Heal your people, O God. Restore, O God, your people, O Lord.
Lord, tama na, Panginoon. Yung gawa ng kaaway sa aming buhay, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, dahil kami naririto pa, oh God. Lord, salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan. Ano man, Lord God, yung mga pinagdadaanan namin, kami mahina minsan, oh God. Walang nag-i-encourage sa amin, oh Lord. But you have said into your words, oh Lord, by the authority, by the priestly authority, oh God, we may not be a priest, Lord, but we have a priestly anointing. Lord, we can speak unto you, Lord God, directly. Hindi namin kailangan, Panginoon, ng mga bagay-bagay na material, oh Lord. Dahil hindi ito nakakapagpuno sa amin. Lord, yun naman yung name of Jesus. Encourage ourselves, oh Lord, in your presence. Lord, sa bawat araw, hindi namin alam ang mangyayari. Lord, ikaw lamang nakakaalam. Bigyan mo kami, oh God, ng katatagan, Lord. Pag-asa sa bawat araw. Pagmamahal, Lord, ka sa araw-araw. Thank you, Jesus. Lord, we glorify your name, O Lord. Sanctify your people, O God. Lord, we declare restoration, Lord God of faith. Thank you, Jesus. Lord, we know, oh God, that you are working behind the scene. Wala mang kaming nakikita, Panginoon, na mga sign, oh Lord. Pero sigurado, oh God, na ikaw ay gumagawa sa likod ng lahat ng bagay. Lord, hinahawakan namin, Panginoon, lahat ng mga pangako mo. Hindi mo kami iiwan, oh God, hindi mo kami papabayaan. Come on, people, talk to God. Sabihin mo lahat ng iyong mga hinaing sa buhay. Huwag kang mahiya. The Lord is hearing you right now. Oh, Jesus. Lord, nagpapasalamat din kami, Panginoon. Lord, sa buhay ni Pastor Apanji. Thank you, Lord Jesus, for the restoration of our health, Lord. And past recovery, oh God. Lord, tuloy-tuloy, Panginoon, na pampor para sa Kanya, oh God. In Jesus' name. Hallelujah. Maging ugat sa buong sambahay ng JCTV. Lord, i-bless mo kami lahat simula, oh God, kay Bishop Ted hanggang sa pinakamababa, oh God, na membro, pinakamaliit na membro ng iyong church. Lord, palatiliin mo kaming kising, oh God, hanggang sa iyong pagbabalik. Purify us, Lord God, as your bride. Lord, we speak blessings. Oh God. Hallelujah, Lord. God, encourage us, Lord. We humble ourselves unto you. Wala po kaming kayang gawin, Lord. We surrender everything to you. Hallelujah. Hallelujah, oh God. Maging sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Lord. Ikaw po, Lord God, yung mag-bless sa kanila. Ikaw po, Lord God, yung mag-ingat sa kanila sa bawat araw, Ama. Thank you, Jesus.
You for all eternity.
Panginoon, Lord, the revival
Ama tinatanggap namin, oh God, the restoration of pain, oh God, sa oras na ito. Hindi kami lalabas, oh God, sa bulwagan na ito na hindi namin madala. Lord, hindi namin madama, Panginoon, ang anointing mo, oh God. Hindi namin madala, Panginoon, maramdaman, oh Lord, ang pagbabago sa aming mga espiritu. Pagbabago sa aming mga buhay, oh God. Masinihan mo, mga po, Lord, ano yung mga anak. Lord, apuyan mo, oh God, ang aming pananampalataya, oh Lord. Jesus, my Lord. Oh,
Salamat, O God, for your presence.
God, inihiling ko po na yung ating pong communion. Betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Can we just share the love? Painumin po natin yung ating mga brethren. Kumuha po kayo ng isang partner at ibigay po ang bread at ang juice. Amen. Praise God. Praise God! Lumako na po tayo sa pagbibigay. God bless everyone. Ay, kinasadya ko yun.
parang nag-encourage. Lord, tulungan mo kaming maging parang si David, Lord, na na-encourage niya ang kanyang sarili. Nag-iusap siya sa kanyang sarili, Panginoon. He clothes the garment of praise. Hallelujah. And through his prayer, Lord God, that changes everything. Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan, Lord. Dahil hindi namin alam kung anong mangyayari lalo sa panahon ngayon. Lord, maraming maraming salamat, Lord God, dahil nandiyan ka, nakatunghay sa amin. Kami hindi na mapagod. Kami hindi na patagod, lalo yung nangyayari ngayon sa bayos na ito, Lord God. Because we are depending on your word, Lord God, that you protect us. Sinabi mo sa Psalm 91, you protect us. You always be with us, maging ang aming pamilya, Lord. Maging Panginoon sa mga naapektado ng virus na ito, Lord. Dalangin namin, Lord God, na sila'y gagaling sa mga latay mo, Lord. Pinagtagumpayan mo na 2,000 years ago. We are healed in the name of Jesus. We are virus free in the name of Jesus. Greater is you that it is us. This is us, not the devil that is in this world. We declare that devil is already defeated over our life, oh God. Hallelujah.